Hi guys, it's me, Rejbin Luck, and welcome to my channel! Woo! This is gonna be a video tutorial on how to book a flight in Cebu Pacific using an Android phone. I will also show you how to pay via GCash, and silipin na rin natin kung ano pang ibang payment options na meron. So watch till the end! First, search lang natin ang Cebu Pacific sa Google, and then click on the CebuPacificAir.com para makapasok tayo sa website. Just wait for it and we're in. Dito kailangan nating iselect kung one-way, round trip, or multi-city. Next, ayusin natin ang from. Kung saan manggagaling ang passenger, yun ang ilagay natin. So in this case, from Butuan. Enter lang and next. Destination naman, which is Manila. One way from Butuan to Manila. And select naman tayo ng date, departure date. So, I'm selecting July 8. Tanyo na rin dito yung mga prices. Base price yata tong mga to. So, magbabago pa yan once selected. Hindi pa kasama yung mga taxes dyan. Sa guest, one adult lang naman ang ibubook ko. Pero kung sa inyo, more than one, click nyo lang yan. Then, meron ng lalabas na options kung adult or kid and kung ilang persons ang kailangan nyo ibook. Pag okay na, click nyo lang yung search flight and next page na tayo. So, dito guys, makikita nyo, nag-iba na yung presyo niya compared dun sa kanina na 800 plus. So, check natin yung details. Click nyo lang yung amount. Yan. So, go basic lang tayo guys, medyo nagtitipid. Konti lang naman ang baggage. Pero depende sa inyo guys ha, kung madami kayong bitbit or marami kayong bagahe, i-adjust nyo na lang. Okay na ako doon, kaya continue na lang and punta na tayo sa guest details. So, basic na lang to guys. Personal details lang to ng passenger. Input nyo lang. Kung boy, mister. Kung girl, edi miss. First name, last name, and birthday. Kailangan nyo rin ng cellphone number ng passenger. Dahil hindi naman para sa akin kung flight na to, guest detail lang ang ginagamit ko. Especially sa name at saka sa cellphone number. Sa akin yung email dahil ako nagpa-process, kailangan ko makita yung details. Kailangan kasi natin yung documents or yung itinerary na ipapadala ng Cebu Pacific. So, importante na merong email address. Kailangan nabubuksan, active email address. And also sa payment, via GCash, magkakaroon din ako ng email copy ng receipt kapag nagbayad ako. Bukod sa text, bukod sa receipt sa app, meron din sa email na copy ng receipt. So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa add-ons page. Makita natin ang bundle inclusion at meron na tayong insurance. So in case na bumagsak ang eroplano, charot lang! Pwede rin natin tanggalin yung insurance pero kailangan natin yan. Pwede tayo magdagdag ng baggage or pumili rin ng upuan na gusto natin. Pero syempre may dagdag bayad. Wala nang libre ngayon best unless may promo. Kung okay na, click lang natin yung proceed to payment. And dito na tayo sa payment page. And makikita natin ang booking summary. So for one person, ang price is 1,439.56 plus yung insurance na 340 ang fee. Then taxes and fees, under that, nandiyan ang administrative fee, aviation fee, domestic passenger fee, service charge, and value-added tax with a total of 1,779.56. Scroll down and check, I have reviewed my booking summary, and then continue, and proceed to payment. So this time guys, mamimili na tayo ng ating payment method and katulad ng nasabi ko kanina, it's gonna be GCash. Pero before that, tingnan natin yung iba't iba pang payment method like this travel fund. I think ito yung Cebco. Kung meron kayong account sa Cebco, under Cebu Pacific din siya. And then kung meron kayong credit card or debit card, pwede nyo rin gamitin for payment. Meron ding e-wallet options like PayPal, GrabPay, PayMaya, and GCash. Pero hindi ito yung gagamitin ko. Hindi ko to direct ikiklik yung GCash. Maya-maya explain ko why.
And lastly, physical payment centers kung saan pupuntahan ng tao to pay actual cash, like 7-Eleven, Bayad Center, EasyPay, LBC, Robinson's Bank, Robinson's Department Store, and SM Payment Center. Kung ito ang pipiliin nyo, example sa 7-Eleven, need nyo lang dali ng booking reference number and amount. Pero much better if may print out kayo or screenshot para mas may pakita kayo sa cashier and sure at hindi magkamali, diba? Another thing pag payment centers ang pinili nyo, meron tong additional 56 peso fee, which is the holding fee, na wala naman dun sa ibang payment options. Meaning, kung direct credit card ang payment mo, charge agad. Same with the e-wallet like GCash. Sounds bad dahil sa additional fee pero this is actually safer, especially if yung binubook nyo is hindi naman para sa sarili mo. For example, a friend na nakikisuyo or kapitbahay or much better, a client. This holding fee gives 8-hour time allowance para makapagbayad. Kapag lumagpas ng 8 hours, may expire ang booking reference and start again. Yun nga lang, malamang ubus na ang flight na mura. Pero mas okay na yun kaysa i-charge mo agad sa credit card or GCash mo. Since walang reservation sa credit card and e-wallet, kapag kinlose mo yung site ng Cebu Pacific dahil hindi pa nagbibigay ng pamahalaan si Frenny, start from scratch ulit. Kapag sinabi naman niya na bukas iaabot ang bayad, sure na, bayaran mo muna ng credit card or ng GCash mo tapos nagbago isip or di na nagparamdam, yari, inistorbo ka na, abono ka pa. Anyway, sandal-dal ko, let's proceed! GCash ang gagamitin ko pambayad. Pero ia-avail ko pa rin ang 8-hour holding period for payment. Here's how the carabao! The payment center, click Bayad Center, then scroll down and click Got It, check Fully Understand, and then Submit. And eto na guys, meron na tayong booking reference number na pwede natin gamitin sa pagbabayad. Bayad Center ang pinili ko, diba? Pero pwedeng-pwede to sa GCash. Plus, meron pa tayong 8-hour allowance. So, naka-reserve na siya ng 8 hours kahit hindi pa totally paid. Kapag ka hindi ka naman nakapagbayad within the set time, may expire lang naman siya and ulitin mo na lang kung tutuloy mo pa rin. Screen capture nyo tong page na to para hindi mawala kasi kailangan natin ang booking reference number at ang amount at name ng passenger. Huwag nyo i-click yung pay online now kasi ang ibig sabihin niyan, babalik kayo dun sa page na merong credit card or direct na GCash. Screen capture ko lang tong page na to at close ko na kasi antayin ko pa ang confirmation ng nagpapabook. Pero anyways, meron din namang copy nito sa email. 8 hours holding period lang to kaya hindi rin pwede patagalin. Few minutes later. Nag-confirm na guys! So let's proceed to payment using GCash. Assuming na meron na kayong GCash account ah. So dito sa loob ng GCash app, let's just click the Pay Bills, Transportation, and then select Cebu Pacific. Now we need to type the booking reference number, passenger name or the customer name, amount, and email address. Just make sure you put the right details, click Next, and then Review again. And then, confirm. At nag-glitch pa talaga, oo. Pero don't panic, sabi naman, oops, we have received your transaction and is currently being validated with the biller. Please continue to monitor your app inbox within the next 24 hours and for confirmation, in the event that processing with the biller fails, we will refund your payment. So, pag ganito guys, ang una nyong gagawin is check nyo muna ang inyong balance kung nag-deduct talaga siya. And huwag nyong uulitin ang transaction para hindi mag-double. Kung hindi to nag-glitch, ang dapat na nakikita natin ngayon is thank you for using GCash and resibo ng transaction na ginawa natin. Plus, a text message from GCash.
So from 3.7, naging 1.8 na lang siya. So nabawasan. So next, check natin yung envelope sa taas or yung mail para makita natin yung recent transaction. So dito sabi naman, the bill has been processed. So okay yan. So check naman natin ngayon ang email. So guys, meron ng email si GCash Insurance at si Cebu Pacific. So it's a good sign. It's already a successful transaction. Check pa rin natin ang mga email. First, itong GCash para makita natin yung receipt. Ayan, ito na yung receipt na hindi natin nakita sa app pero may copy dito sa email. Yay! Next is the insurance. And last ay ang itinerary. Itinerary. And last is the itinerary. Ito ang pinakamahalaga and hindi ito papadala ni Cebu Pacific kung hindi pa bayad. So, okay naman. And it's good. It's a successful transaction. So, lahat ng email na galing sa GCash, Cebu Pacific, and insurance, ibibigay ko dun sa client, ipo-forward ko sa nagpa-book, and sila na bahala magpa-print. This could actually be a home-based sideline or side income. Just make sure to compute yung mga charges ni GCash. Kasi nga, total of 3%, cash in pa lang. 1% kay 7-Eleven and 2% kay GCash kapag nagka-cash in ka pa lang. So, para ipagamit mo yun sa iba with transactions, syempre, customer ang sasagot nun. Just make sure na hindi ka abonado. Yun lang. Sa bills payment fee ni GCash, kasi iba-iba yan, depende pa sa dealer. Then, add your top-up or yung magiging income mo. Or your service fee sa pagkakalikot, diba? It may be a simple work, but if the service is made, then you have to be paid. Yun lang. Goodbye. Thank you for watching. Hope you like this video. Don't forget to click the like button, subscribe button, and hit the bell notification para updated kayo sa next videos. Bye-bye! Para updated kayo sa next tutorial.